Seryoso ka? Tol, doktor ka ng Pilipinas. Bakit ka aalis? Hindi mo ba natatandaan yung usapan natin, yung motto natin, para sa bayan? Yung walang aalis sa atin, walang magtatrabaho sa ibang bansa, dito lang tayo sa bansa natin. Matagal na namin ito na plano ng misis ko. Alam mo naman, di ba, limitado lang yung sweldo natin. Misa pa nga, abonado tayo eh. Alam ko, alam mo yun. Hindi matutumbasan ng pera to. Pasensya na, Willie, ah. Buo na yung pasya ko. Alam ko, disappointed ka sa akin, pero di ko kayang sakripisyo yung buhay ng pamilya ko. Maintindihan mo rin ako. Sir, hindi ko pa ho kaya. Baka pwedeng iba na lang na mas qualified sa akin. Ano naman sinasabi mo? Hindi pwedeng ganyan na... Kaya ka nga pinili ng mga residente mo kasi may tiwala kami sa'yo. Oh, ito. Itong chart ha. Pag-aralan mo yan. Parati kang magdadasal kay Mama Mary katulad ni Mami ha. Tutulungan ka niya sa kahit na anong problema mo. Parati niya tayong ginagabayan sa kahit na anong oras. Kaya dapat, hindi natin siya kakalimutan na pasalamatan. Apo, Mami. Kaya nga dapat ikaw, yung pag-aaral mo, huwag mo pababayaan, ha? Apo, Mami, palagi po akong nagre-recite at active po ako sa eskwela. Yan naman ang gusto kong marinig, anak. Very good. Basta pangako ko sa'yo, magiging doktor ako. Salamat, anak. Salamat. Seryoso po ang kondisyon ng asawa niyo, ma'am. Eh, may liver cancer siya. At nasa advanced stage sa po ito. Ha? Paano nangyari yun? Okay naman siya. Malusog naman siya nung isang buwan na nakapag-abroad pa nga siya. Baka naman mali ang diagnosis niyo. Baka mali. Sorry, ma'am. Ginawa na po namin ng lahat. Pinaulit-ulit namin ng test sa kanya. Meron na po tayong result sa kanya. Hindi na po ito kayang operahan. Teka muna. Baka naman magawa niyo ng paraan yan. Magbabayad ako kahit magkano. Ma, mga dalubhasa ho yung mga doktor na kasama ko dito sa kaso ni Papa. Masakit man sa loob natin, supportive therapy na lang ang pwede nating ibigay sa kanya. Gamot sa kirot. Nang sa ganun, kahit yung mga natitira niyang araw dito, maging maginhawa siya. Ano? Ganun na lang yon? Hindi ka mag-iisip ng ibang paraan. Ganun na lang yon, ha? Yung ibang tao na papagamot. Pero yung papa mo, hindi mo kaya. Ha? Wala ka bang gagawin Ma'am, mo? Ma'am, we are doing the best we can. Alam mo, maayos na rin ang kinalabasan ng anak natin si Willie. Marami siyang natutulong ang mahihirap. Oo nga pa. Kahit anong pigil natin sa kanya, ginawa pa rin niya kung anong gusto niya. Mabuti na lang nandyan si Lisa. Mabait at sumusuporta sa kanya. Ganyan talaga ang buhay. Ma. Yes, Pa. Kapag wala na ako, ikaw na bahala sa mga anak natin. Pa. Lalo na kay Willie. Siguraduhin mo may pagpapatuloy niya yung ginagawa niyang pagtulong. Tulong na rin natin yan. Sa lipunan. Pa, huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Ha?
gagaling ka pa, ha? Kaya natin to. Kaya natin to pa. Gagaling ka pa, ha? Pasensya ka na kung naging mahigpit ako sa'yo. Para sa future mo yun. Alam kong alam mo yun. Pinabibigay ng papa mo sa'yo yan. Para daw, mas marami kang matulungan. Sabi ng papa mo, ibigay ko daw yan sa'yo. Sorry po. Sorry po. Ano nangyari sa akin? Hindi ko na kaya to! Wala na si Papa! Ano nangyari sa akin? Diyos ko!
Kung totoo ka man! Kung totoo ka man! Bigyan mo ko ng senyales! Bigyan mo ko ng senyales! Lisa! Hindi ka maniniwala sa nangyari sa akin. Ano bang sinasabi mo? Lisa, tama ka! Ano nangyari? Ano ulit sinasabi mo? Lisa, tama ka! Na ano? Totoo ngang may Diyos. Naramdaman ko siya kanina. Ha? Kanina kasi, parang ang gulo-gulo ng isip ko. Nasa punto na ako na wabakasan ko yung buhay ko, pero nagpakita siya sa akin ng senyales, Lisa. Sabi ko sa'yo... Lisa, mahal niya ako. Ginagabayan niya ako, Lisa. Sabi ko sa'yo, Willie, eh. Sabi ko sa'yo, maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Maraming ulit na nagkasala at kinalimutan kita. Wala sa akin ang mga pangaral mo. Inalipin ang tukso, kabutihan mo'y sadyang walang hanggan. Kahit kay dami ng aking pagkukulang, nandiyan ka pa rin, di ako pinabayaan. Palagi ang pag-ibig mo'y laan. Dakilang Diyos, kami ay tinubos sa mga pagkakasala, ikaw ay nalimot. Nawa kami ay kabayan patungo sa tamang daan at hanguin sa kasalanan. Salamat sa iyo kabutihan, bawat sandali ay takbuhan. Ang pagmamahal mo ay walang hanggan. Kami patuloy na bigyan ng kalakasan. Kabutihan. Maraming salamat ho, sir. Sana ho pagbigyan nyo kaming makatulong sa ibang tao sa pamamagitan ninyo po. Don't worry, Doc. Malay nyo, may maghanap sa atin ng ganitong klaseng concept. Alam nyo naman ang kompetensya sa industriya. Anyway, nasa akin naman ang contact numbers nyo. We will keep you posted as soon as possible. Makatulong sa mga tao sa pagbibigay ho ng health tips sa pamamagitan ho ng radyo at telebisyon. Sana po, matulungan nyo po kami. To be honest with you, your vision is good. But don't get us wrong. Hindi kayo pang TV material. Kaya pa ba natin to? Ilang buwan na tayong pabalik-balik sa iba't ibang stasyon. Ayaw ko, Lisa, kasi nasasayangan ako eh. Alam mo yun, konting tao lang yung nakakaalam. Iba pa rin kasi talaga kapag television o radyo. Doon walang limitasyon. Baka naman may iba pang paraan. Totoo po bang lalabas kayo sa TV, Papa?
Totoo na lalabas kami sa TV, pero hindi kami mag-aartista. Gusto lang namin gumawa ng show para makatulong sa mga tao, lalong-lalo na sa mga may sakit. Bakit? Gusto niyo bang sumama? Opo! Gusto ko pa sumama! O sige! Sama-sama na tayo! Maging sa kailanman palagi iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, lagi ikaw sinta. Maging ang buhay ko sa'yo'y ilalaan dahil mahal kita. Kahit hanggang sa kailanman, pag-ibig ko'y ikaw. Most Outstanding Filipino Physician Award goes to Dr. Willie O. Actually, you may not know him yet. Our country has a very bright future because of him. Isa lang tong patunay na tama ang ating ginagawa, Doc Lisa, sa paghikayat sa mga doktor na manatili dito sa Pilipinas para dito sila magserbisyo. At tama din yung ginagawa nating libreng payo at gamutan sa lahat ng ating kababayan, mayaman man o mahirap. Alam nyo, ginagawa natin to because we want to pay it forward para dumami at dumami pa ang mga Pilipinong gagawa ng mabuti para umunlad ang ating bayan. Alam nyo, sa buhay ko, maraming beses na muntik-muntikan na hindi ko matapos ang pagdodoktor. At sa pinakamadilim na panahon ng buhay ko, lubog na ako, may darating na senyales mula sa itaas na nagsasabi na God loves you. Mahal ka ng Diyos. At dahil sa Kanya, isa na lang ang layunin namin sa buhay namin, na matuloy-tuloy ang libreng serbisyo sa ating kababayan nang walang kapalit, walang agenda, walang hinihingi kahit piso habang kami ay nabubuhay. Mula noon hanggang ngayon,
dahil mahal kita. Kahit hanggang sa kailanman, pag-ibig ko'y ikaw. Ako'y kasama mo bawat paglipas na. Ah, yeah.